po sa ating lahat. At dumako naman po tayo sa pangalang bahagi ng ating pagsamba. Ito ang pagbibigay. Are we blessed? Yes, we are blessed. Because we are here to worship God. At ang topic po natin ngayon sa pagbibigay, blessed money brings happiness. At matatagpuan po ito sa Proverbs chapter 10, verse 22, NLT. The blessings of the Lord makes the person rich and He adds no sorrow with it. At sa Tagalog naman po, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kapalisaan. This verse reminds us upang ma-acknowledge natin, ma-appreciate natin ang lahat ng favor ng God sa buhay natin. God bless us upang maging pagpapala tayo sa iba through our giving. At it is an opportunity na makapagbigay tayo to advance the kingdom of God. Ito yung hindi tayo napipilitan, ito yung maluwag sa ating puso, na hindi lang siya pakitang tao sa pagbibigay, kundi andun yung heart mo sa pagbibigay, andun yung kagalakan mo sa pagbibigay para sa Panginoon. So makikita po sa atin yung masaya tayo, yung ini-enjoy, nag-enjoy tayo sa giving. Dahil ang Diyos nga po ang nagbigay sa atin, ang unang nagbigay, upang tayo makapagbigay sa Kanya. At mas pinayaman ng Diyos yung taong mapagbigay, because God loves the cheerful giver. At ang sabi nga po ng Panginoon, walang kasamang kabalisaan ang kanyang pagpapala. So bakit tayo mag-worry? Bakit tayo problema sa kung ano yung wala sa atin? Bakit tayo problema o mag-worry na mawawalan tayo? Ang kailangan lang natin, yung matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Na ang Panginoon ang siyang nagbigay sa atin at never niya tayong pinabayaan, hindi siya nagkulang. He always provide us sa lahat ng mga needs natin. Sabi nga po, the more you bless, the more you give, the more you bless. So, give what is in your hands, let go what is in your hands, and God will let go what is in His hands. Mayroon lamang po akong short testimony about po sa giving. Dati po kasi, hindi ko po talaga naunawaan ang importance of giving. Kaya hindi po ako ganun ka-eager na magbigay po para po sa Panginoon. Habang po dito po as a follower of Christ at nagmamature po ako sa pagbibigay ko po sa Panginoon at sa mga patuloy na pagpapakinig ko ng salita ng Diyos about sa giving, nagkaroon po ako ng eagerness na magbigay po para sa Kanya. Tuto ako mag-tithes. Kaya po pag binibigay na po sa akin ng asawa ko ang kanyang sahod, ang una ko po agad kinukuha ay yung para kay Lord. At bago ko po ito, i-budget-budget ko sa iba namin mga bayarin. So, sa pagbibigay ko po ngayon sa Panginoon, andun po yung provision niya po sa amin, sa akin. At pinagkaluban niya ako ng wisdom upang magkaroon ng hanap buhay ng pagtitinda ng pizza dito sa lugar namin sa Istana. Sa pamagitan ng pagtitinda ko, napupunuan po yung mga small things na sa pangangailangan po sa loob ng bahay. And din po, andyan po yung provision niya na sa mga anak ko, sa pag-aaral ng mga anak ko, upang makatapos po ang isa kong, ang panganay po namin. At ngayon po, nag-aantay na lamang po kami ng schedule ng graduation po ng anak ko sa darating po na September. And then, dahil po sa pagbigay ng Panginoon, hindi pala ito isang kawalan po sa amin, hindi ito burden. Kasi kahit po nagbibigay po ako, andyan po yung provision niya na parang yung feeling mo na magaan yung buhay mo. Kasi alam mo, ang Diyos ang magsusupply sa'yo ng mga pangailangan mo. So, dito sa pagbibigay po natin, natuto din po ako na magtiwala sa Kanya, magtiwala sa Panginoon na
na ano man pong kinakalob ko sa kanya, hindi ito isang kawalan sa akin. In fact, ito isang opportunity na makapagbigay sa kanya na may papasalamat sa lahat ng mga pagpapala niya sa buhay namin. At ang Panginoon ay hindi rin nagkulang para sa lahat ng mga needs po namin. Maraming salamat po sa Panginoon dahil ngayon po nakapagpatapos na po kami na isa naming estudyante. Ngayon po, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito, Lord. Upang po kami, Lord, magkaroon ng opportunity na makapagbigay po para po sa iyo, God. Panginoon, maraming salamat po sa puso po namin, Lord, na mayroong kagalakan sa pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil bin-bless mo po kami, Lord, upang makapagbigay po sa inyo. And Father, maraming salamat din, Lord, na tinuruan nyo kami magbigay na mayroong pagtitiwala po sa inyo, na hindi ito maging isang kawalan po namin ang pagbibigay para sa inyo. At dalangin ko, bless each and every one of us, Lord, na sa mga nagbibigay, Lord, na ibalik mo po ito, Lord, ng 100-fold po para sa kanila, pagpalain mo sila, Lord, sa lahat ng aspeto ng pangailangan po nila sa buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Itinataas ko po ito sa inyo, ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. The exciting part is about to happen pa. So nakita ko po yung may ginagawa ang Panginoon. But is the church ready after the pandemic? That's a good question. Is the church really ready for this pandemic? So pa-evolve mo yung design mo. Huwag kang maniwala sa mga wrong information. Stop believing the lies. No. Sabi mo sa katabi mo, don't believe the lie. You can be productive. Sabi mo sa katabi mo, with faith, be fruitful. Sabi mo sa kanya. Sabi mo, multiply. Sabi mo sa kanya, conquer. Sabi mo, and lead. If this is you, bakit dito tayo lumapit sa Panginoon sa oras na ito? At sabihin natin, Panginoon, bring the fire back sa aking puso. Bring the fire back sa aking puso. By divine providence, I am being prepared. Before we will multiply, brothers and sisters, let us first guard our heart. Because it determines, your heart determines the course of your life. If you want to multiply, you ought to be a giver. Giver gives a fire to a burnout giver. Did you know that doing the vision is not a one-man show? Dapat all talaga. God wants to use your life, whoever you may be. Ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Kasi you are placed there for a reason. Inilagay ka ng Panginoon dyan sa lugar na yan, sa kondisyon mo yan ngayon, bakit may ililigtas si Lord na kaluluwa sa pamagitan mo? You are a powerful contributor to the expansion of the kingdom of God. We are roadblocks to hell. Walang maiiwan sa rapture, walang pupunta sa impyerno. Bakit? Pwede bang tigasan mo yan at sabihin mo, because of together. Your future leaders are already in your church. So huwag kayong mangarap na sana marami tayong mga leader. No, it's already in your church.
So na-engine lang yan. Tama, i-develop lang. Hindi nyo mapapagandaan yung malaking future ng church kung hindi nyo kikilalanin na na-engine na sa loob. Kayo ang mga bunga, and through you, magkakaroon ng multiplication dito sa buong Pilipinas. Pagdating po sa mas pinakamahalagang mga bagay sa buhay, hindi pwedeng kanya-kanyang tingin lang yan. Hindi po pwedeng relative truth. Mayroon pong absolute truth. One of the most important revelations that Paul has ever written is this line, that we are temple as a Christian, anointed one. The Spirit now lives inside of us. Ang kalooban pala ng ating Diyos na lahat ng born again Christians, truly born again Christians, should be converted to Christ, converted to His church, and converted to His cause. If you have lost your passion for God, if you have lost the fire of God in your heart, or maybe you are still on fire, how do you keep the fire of God burning in your heart? Get closer to the fireplace. You must commit yourself to be involved, to be participating in the advancement of the kingdom of God. In whatever situation in your life, never ever drop the purpose and the plan of God. Never ever drop the agenda of God. We do the ministry of reconciliation because I am an ambassador of Christ. Sabi mo, sa katabi mo, I'm back. Full blast. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa mga taga-Imus and kung saan man po kayo naroon and nanonood right now. So, my name is Chini po. And my name is Jen. We are the speakers for tonight. Ayan, so kami po yung makakasama ninyo ngayong gabi. And nagpapasalamat po kami sa invitation to share something sa inyo tonight. Yes, ayan. Tama. So, bago po tayo magsimula at magtuloy-tuloy, let us pray first. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord, we thank you for this evening that you have given to us. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat. At Lord, maraming salamat dahil andito kami ulit ngayon. Makakapakinig kami ng salita na galing sa'yo. Lord, open the hearts of everyone right now, even kami, Panginoon. Buksan niyo po yung aming puso at isipan para sa mensahe mo. Lord, hayaan mo na matuto ulit kami, Panginoon, at matuto kami sumunod sa kalooban mo. Lord, bless this evening, bless our family, bless the message, Panginoon, and bless our leaders and pastors. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so ano nga ba ang title natin ngayon? It's Reaching and Affecting our Workplace. Ayan. So, Ate Jen, it is all about reaching and affecting in our workplace. So, sa mga hindi nakakaalam, right now, ang transition kasi namin ni Ate Jen is from student to professionals. So, nawin kami noong kami ay first year college students. Mm-hmm. And right now, I think, ilang years ka nang nag-work, Ate Jen? Four years. So, 4 years na kaming professional. So, hindi ganun katagalan, hindi rin naman ka... Sobrang fresh. Di ba sobrang fresh? Ayan. So, yes, we have something to share and very excited na kami to share it sa inyo ngayon. So, simulan natin, Ate Jen. Pag sinabing reaching and affecting in our workplace, ano ba yung unang naiisip? Siyempre, doon mo tayo sa pinakaunang word, no? Di ba? When we say reach, kasi hindi lang siya yung parang normal, di ba? Kailangan mo ng effort, kailangan mo yung normal mong position, kailangan mong extend siya. So, kailangan siya ng effort. So, when we say reach, it needs an effort.
So when we are reaching someone in a workplace, it needs an effort, continuous effort. Hindi lang siya yung parang pagkagising mo, na-reach mo na yung workplace mo. Yeah. Hindi ganun. It needs an effort. Yes. Ayun. So sa Tagalog ka is inaabot or meron kang inaabot. Yun. So meron akong nakuhang definition ng reach or reaching sa Google, ang friend nating Google. Ang sabi dito, ang meaning ng reaching is stretch out an arm in a specified direction in order to touch or grasp something. So tama si Ate Jen, yung i-stretch out mo talaga. Yung from nandito ka, tapos meron kang gustong marating, meron kang gustong makuha, meron kang gustong abutin, i-stretch out mo yung kamay mo para maabot yun. Meron ka talagang gagawin. Kikilos totoo, ka talaga. Totoo. Ayan. So that is the meaning of reaching. Ayan. So yung affecting naman, Ate Jen, is may nakuha ulit ako sa Google. Friend natin Google. Hilig namin kasi mag-search. So sabi doon, ang affecting is touching the emotions. Touching the emotions. Or yung meron kang influence, naka-apekto pa. Ayan. So, parang yung kadaldalan ni Ate Jen, naka-apekto siya sa akin. Hindi masyado. Yung madaldal din ako. Ayan. So, merong influence. And then, ang pinakagusto ko dito na meaning niya is, you produce a response. Ayan. So, meron kang nagawa, may naapektuhan ka, and then, meron kang nakuhang response out of that effect. So, ibig sabihin yung effort mo, may resulta. Meron kang ginawa, tapos merong na-produce. Yes. Ayun yung maganda. Ayan. So, reaching and affecting our workplace, Ate Jen, para sa'yo, paano ba ito mangyayari? Siyempre, unang-una para sa akin personally, kailangan mo manalangin ng bonggang-bongga. Kasi tayo talaga muna yung unang babaguhin rin, eh. Kumbaga, kapag may nakikita tayong problems, naala ko, kaya mo nakikita yan kasi magiging parte ka ng solusyon yan. Kumbaga, nung hindi pa tayo Christian, kasi lagi tayo naiisip na, ito kasi, ganito siya, ganyan-ganyan, parang siya laging dapat baguhin kung sino may nakikita ng person. Pero, mali pala, dapat tayo unang-unang babaguhin through prayer. So, as we pray, babaguhin muna tayo. So, I think that's the first, pinakauna is to pray. Ayun. Sa akin naman, yung reaching and affecting our workplace, inisip ko talaga siya ng maigi. Paano nga ba ako, personally, makaka-reach and makaka-affect sa workplace na ginagalawan ko? And na-realize ko, pondering upon it, is that yung question na to, it always starts with this question. Do you have a heart after God's heart? Yun yung naging tanong ko sa sarili ko. Kung makaka-apekto ako or kung i-reach out ko yung workplace ko, i-win ko yung workplace ko, may mga tao doon na need ng word ni Lord, need ng salvation ni Lord. Ang question ko muna sa sarili ko is, hindi ko to magagawa kapag hindi ko naintindihan ano ba yung dapat gawin. Yes. Ano ba yung heart ni Lord? Was it, ano ba talaga to? Bakit ko kailangan mag-reach dun sa workplace? Diba? Bakit kailangan kong mag-put ng effort dun sa workplace? Bakit kailangan meron akong good influence doon sa workplace? Diba, pwede mag-work na lang, gano'n, oo, diba? Pwede namang mag-work na lang. Yun naman din yung ginagawa ng karamihan. Oo, diba? Nag-work na lang sila. And then, kukuha ng sahod, and then may career growth, development, and so on. Pero, if we are talking about reaching our workplace because of God's purpose, ang unang tanong na nasa isip ko is, yung heart ni Lord. Naintindihan ko ba talaga siya? Ayun. Diba? So, we can only reach our workplace, the people there, and win them when we understand what is God's heart towards those people. Yes, tama. Diba? So, magkakaroon lang ako ng pakialam sa kanila kung naintindihan ko kung gaano sila kamahal din nila. Totoo, totoo. Kapag na-realize natin na mahalaga tayo kay Lord, mahalaga din sila kay Lord, diba? Ayun. So,
nakakatuwa kasi mayroon palito, no? We can only get close dun sa mga workmates natin or kung merong student dito, mm-hmm. yung magiging close ka lang sa kanila. And so workplace mo, when we have seen what is really the heart of God, mm-hmm. yun talaga yung para mm-hmm. sa akin. Ano ba yung heart ni Lord? Mm-hmm. Kasi lalapitan ko lang yung isang tao and pipilitin kong maintindihan mm-hmm. siya kung talagang naintindihan ko na mahal din siya ni Lord. Na itong taong to, baka meron siyang problem, yes. baka ngumingiti lang siya, tumatawa mm-hmm. lang siya, pero deep inside meron pala siyang kailangan. Ganon. Yes, tama yun, tama yun. And I would like to ask also, no, paano nga ba din nalaman yung heart ni Lord? So, sa akin personally, nalaman ko yun kasi ano, na-exposed ako sa Word of God palagi. So, unti-unti to devotions, to the right community, doon ko nalaman na, ito palang puso ni Lord. And then, hindi naman agad actually, parang in the first 5 years nakasama ko si Lord, parang, wala lang, ano, may system kasi, so gagawin ko siya, ganyan. And then, nung ika-fifth year na, di ba, medyo matagal-tagal din, doon ko na-realize, Lord, may heart ka pala sa mga tao dito sa lugar namin. Lord, umiiyak pala yung puso mo para sa mga bata dito sa amin. So, yun lang, continuously na ano lang din talaga exposure sa right community and sa Word ni Lord. How about you, Gina? Mm-hmm. Ako naman, tanong ko rin yan, you know, paano po nga ba nalaman yung heart ni Lord? Kasi, ito na yung ginagawa ko ngayon. And, na-figure out ko that it all started nung na-realize ko kung gaano kadaming effort yung ginawa ng taong nag-win sa akin. Mm-hmm. Doon ko na-realize, doon nagkaroon ng changes. Kasi parang ilap ako talaga dati. Mm-hmm. Yung gusto ko naman ng ano, tanda ko nga ang pinaka-unang tanong ni Ate Tala. Si Ate Tala yung naging una namin sa leader. Ang una niyang tanong sa amin, is, gusto niyo ba? Sa McDo pa to. May picture pa tayo. May picture kami. Sa McDo talaga. Kaya ako sumama kasi may McDo. Ang sabi niya is, gusto niyo ba na magkaroon ng closer relationship kay Lord? Mas makilala mo pa si Jesus. At that time, lagi na ako nag-church noon sa Catholic. Pero still, walang changes sa life ko. Mm-hmm. And then, gusto ko talagang sumama. Gusto kong makilala pa lalo si Lord. Kaya lang, ang dami pumipigil sa akin para hindi sumama. Ang dami kong excuses. Mm-hmm. Pero gusto ko. And then, hanggang sa dumating sa point na namumulit talaga siya. Tinatawagin talaga tayo. Oo. May ganyan. Tapos nag-aabang talaga siya. Kasi sa PL mo siya dati. Dati namin siyang classmate. So, nag-aabang talaga siya. And then, yes, namumulit siya through messages and so on. So, hanggang sa dumating sa point na nakikita ko kung gaano yung effort na binibigay niya. Kasi call center agent sila. Mm-hmm. Tapos, minsan may mga times siguro na pupunta sila sa PL mo, galing siya ng tulog. Wala pa silang tulog. Ayun. So, doon ko na-realize na ang dami, grabe yung effort. And then, pinapakain pa kami. Oo. Talaga kami. Pinapin. Oo. Yung mga pa-food. Siyempre, yung parang budget mo na yun eh, di ba? Pero, nag-i-spend sila ng time, ng money para sa amin. So, bakit? And then, sabi nila, they are doing it. Sabi nila Ate Tala and yung mga kasama nilang professional that time is, they are doing this because yun yung heart daw ni Lord. Sabi mm-hmm. nila. Mm-hmm. To reach out the lost. To reach out. And then, yung testimony na meron sila is may share nila kasi binago din yung life nila. Mm-hmm. So, dun ko na-realize na yun pala talaga yung heart ni Lord. And mm-hmm. then, tama ka ate dyan, dumating din ako sa point na after nun, nakita ko na siya sa word mismo ni Lord. Mm-hmm. Kasi nag-grow ako mm-hmm. sa right community. Mm-hmm. So, through devotion, nalaman ko kung anong ginawa ni Jesus dito sa mundo. And, di ba kasi ang sarap na ng life niya sana sa yes, sa heaven, di ba? Tapos ang tanong ko, Lord, bakit kailangan mo pang bumaba dito sa lupa para lang, para puntahan yung cross, tapos, pasaway naman kaming lahat kami, makasalanan. Mm-hmm. Bakit kailangan pagdusahan mo yun, hinayaan mo yung sarili mo na
duraan ka o kaya bastusin ka, hinayaan mong saktan ka, sugatan ka para lang doon sa cross, para lang sa amin. Bakit kailangan ganun? Yun yung mga thinking ko sa devotion, Ate Jen. Bakit kailangan ganun, Lord? Pwede naman i-wipe out mo na lang lahat kaya. Tapos gawa ka na lang ng bagong tao. Pwede naman yun. Pero hindi niya ginawa. Instead, pinuntahan niya yung cross to save each and every one of us. Ganun katindi yung ginawa ni Jesus para sa akin, para sa atin. Mm-hmm. So, dun ko siya naintindihan na, okay. Ito pala talaga yung heart ni Lord. Yung reaching out the lost. So, ang point number one natin dyan, Ate Jen, is to reach and affect our workplace. We must know God's heart. Yes. And then, after knowing God's heart, number two is stay in the right community. Totoo yun. Kasi doon ka talaga mag-grow. I believe na we cannot grow by ourselves kasi, di ba? So, ako, personally na, kapag nag-o-observe ako ng mga tao, nakikisalamuha ako sa mga tao, yung mga good things about them, ina-observe ko. And I think doon ako mas nag-grow. How about you? Yes, ganun din sa akin. No? Lalo na kapag importante yung staying in the right community kasi, yes, naintindihan mo nga yung heart ni Lord, saving the lost. Yes. Ang daming kong kilala na Christian na alam nila kung ano yung pinapagawa ni Lord. Pero at the end of the day, hindi pa din siya nagagawa. Parang nawawala yung fire kasi. Mm-hmm. Kasi nga, yung right community, dapat lagi tayong nandoon, hindi tayo umaalis. Nasaan man tayo naroon. Kaya nga sa mga professionals, naalala ko, estudyante pa lang tayo, laging ang sinasabi nila, Ate Tala dati, Ate Rachel, is pagdating sa pagpili ng trabaho, piliin mo yung dapat yung Sunday mo, wala talaga yun. Kasi si Lord talaga dapat ang mauuna. Siguraduhin mo na pag naging professional ka, si Lord pa rin yung number one sa heart mo. Mm-hmm. And sa schedule mo. Yes, totoo yan. Totoo yan. Ayan. So, ayan. Staying in the right community. And then, at the same time, Ate Jen, pag nasong workplace ka na kasi, dami mong... pag professionals ka na, ito. Pag professional na, sino dito yung nakaka-relate na dami mo nang naiisip na problema. Mm-hmm. Parang gusto mo na lang bumalik sa pag-aaral. Ay, same. Dami mong naiisip na bayarin yung may mga time na sumasahod ka nga tapos hindi naman. Tapos pag receive mo ng salary, biglang parte-parte na siya kaagad. Ito para to sa Meralco, para to sa kay ano, ganito, para to sa bahay, ganyan. Dami mong problem na iniisip. And then yung workplace pa sa mga nasa offices, minsan matitrigger ka pa sa mga kasama mo, sa mga workplace, yan yung boss mo, minsan may inis ka talaga, yung mga kasama mo sa department ninyo, may mga trigger moments, may mga miscommunications, yung may time na you have a bad day, may bad... Tapos bad day din isa. Diba? So, hindi may iwasan, nararanasan ko rin ito. So, importante talaga na meron tayong right community kasi yun yung magpapaalala sa atin how to be light and salt in that place despite of those challenges. Mm-hmm. So, ikaw ba, Ate Jen, may experience ka ba about this sa workplace mo? May mga trigger moments ka rin ba? Oo, madami. No, ayun, actually sa akin din kasi syempre madami na rin akong na-experience na work. So first is yung sa as a secretary dun sa Korean, yung pinakaunang work ko, and then as an online English teacher sa office, tsaka sa office space, home base. And then yung pinakalas, though it is not really work, pero I treat it as a work din kasi yung nag-aral kasi ako ng Certificate of Teaching Program. Ayun, so nag-practicum ako sa pinag-aralan ko nung high school ako dati, sa Pedro ETS High School. Ayan, may mga part sa akin na, though hindi naman sa person talaga, situation, kasi napapagod ako. Ang hirap din talaga actually maging teacher. Kaya sunod sa mga teacher dyan, gagawa ka ng lesson plan, mag-grade ka ng student, checkan mo yung mga gagawin nila, and then tuturuan mo sila. Yung sa pagtuturo, wala naman ako problem. Doon ako nahirapan sa paggawa ng lesson plan, actually. So, doon sa part na may triggering moments ako. Pero grabe lang din ang Panginoon kasi doon ko nakita na
the 1 month lang ako nag-stay doon. Kasi ano lang, practicum lang yun. Doon ko nakita na, if you're caught by the vision, you know, God's heart, you know, your purpose din. Kasi, ano, tag dito, talagang maka-influence ka ng mga tao. And then, ito na nga yung mga student ko noon, ayun, nakakapag-church na sila. Tapos, under startup na. Nakakatuwa lang din. Parang, Lord, grabe sa sobrang brief ng time na yun. Nagamit mo ako to... For those kids, kasi ayun lang din talaga yung tirtubok ng heart ko na, Lord, gusto kong bumalik dun sa kung saan ako nag-high school. Kasi naalala ko yung sarili ko mismo nung ako nung high school na parang napa-bad influence, mga ganyan sa mga barkada. Mm-hmm. Dun kasi at that age, nag-aant ng belongings yung mga kabataan. Sabi ko, Lord, I want to preserve them as much as possible kung sino yung kaya. Mm-hmm. Number reach, di ba kasabi kasi reach, it takes an effort kasi, yeah. Di ba? You need, dun sa position ng comfortable ka, aalis ka dun to reach people. So, grabe, nakakatuwa kasi, yun, nagpapatuloy sila at nakikita ko yung kumbaga, nagtuturo ko sa kanila, nakikita ko, Lord, bawat isa rito, they are so precious, like, they are like precious gems, na waiting to be discovered, waiting to be refined. So, kailangan lang talaga ng right community para hindi magamit ng mundo, kundi magamit sa glory ni Lord yung bawat isa ng talents and skills and potentials na meron sila. Mm-hmm. Yes, Ate Jen. No? Ang ganda ng experience mo dyan. So, yung pagiging teacher. No? And naranasan ko din yan for 3.5 years. So, nagturo ako sa PL1 naman. And dito ko naranasan effectively talaga yung reaching and affecting my workplace. Kasi, PL Mon was my alma mater. Mm-hmm. Pero after I graduate, nabigyan ako ng chance to teach doon sa mga college students. And doon ko in-apply yung reaching and affecting my workplace. And mahirap maging teacher. Kinumpihan. Pero ayun, it's really challenging kasi totoo nga sabi ni Ate Jen, ako, ayoko talagang magturo. Ayoko talaga. Hanggang ngayon, hindi ko naisip na magtuturo ako. Kasi, ako as a person, kapag may tinuruan ako, gusto ko gets niya kaagad. Ganun. Gusto ko fast learner siya. So, wala, ang alam ko, wala akong patience doon sa pagtuturo talaga. Kaya siguro sa college na ako nilagay nito. Oo, sa akin naman high school kasi. Pero ayun, hindi ko talaga naisip na magtuturo ako. Pero naka-receive ako ng calling galing kay Lord na magturo after I graduate. So, I go. Sumunod ako kahit na napaka-challenging talaga, napaka-hirap that time. And nag-rely lang ako sa presence ni Lord. Nag-rely lang ako sa binibigay ni Lord sa akin, sa devotion, na instructions niya, na guidance niya. And then lagi ako naalala ko, lagi ako nagsusumbong na lang sa cell leader ko, kay Ate Rachel, na ayoko na, ang hirap-hirap. Totoo ba? Last time ko na to. Last time ko parang every meeting natin na rin yung sa'yo. Tapos lagi naalala ko pa, lagi akong umiiyak kapag gabi. Kasi nahihirapan ako magturo talaga. Yung bago ako pumunta sa classroom, ayoko talaga, ayaw ng puso ko, naglalaban talaga siya. Pero pag nasa classroom na ako, na-enjoy ko na siya. Oo, kailangan mo lang bangan, no? Oo, pero ayun. Nasa isip ko kasi, bakit ako nagturo despite na ayaw ko? Mm-hmm. Yun yung question eh. It's because, sabi nga sa point number one, know God's heart. Naintindihan ko na ang heart ni Lord, bago pa ako gumraduate, ang heart niya is to save the lost. Yung PL mo, ang daming lost. Ang daming mga kabataan na broken, from the broken family. Yung akala mo okay sila, pero deep inside, hindi talaga sila okay. Ang dami nilang mga hugot sa buhay. Ang daming mga uhaw sa pagmamahal, uhaw sa attention. Ang daming mga pangarap na hindi pa nga natutupad, pinapatay na ng family people nila. Yes, ng friends nila, ng sarili nila. Yes. Even sila mismo nagda-doubt. So sabi ko, sige Lord, whatever na narinig ko sa pastors ko, sa cell leaders ko, sa bawat campus revolution, actually yung mga tinuturo ko sa mga estudyante ko, bukang bibig ko yung mga sinasabi nila, Bishop Orien,
yun lang din yung pinapasa ko sa kanila habang nagtuturo ako. It's an opportunity para sa akin na magtanim doon mm-hmm. sa mga kabataan na yun. So, tinanggap ko talaga yung pagtuturo. Kinareer ko siya kahit na ayaw ko. Mm-hmm. And lagi ko sinasabi na nandito na lang din naman ako. Nilalaban ko na rin naman to sa sarili ko. Kailangan meron akong ma-win. Mm-hmm. Yun yung nasa isip ko that time. I need to reach out doon sa mga estudyante yun. Kasi may mga professors na nagtuturo lang talaga. Pero they don't really tap. Ano ba nangyayari sa buhay ng mga estudyanteng to? Mm-hmm. Itong estudyante na to, bakit ba ang pasaway niya? Mm-hmm. Bakit ba sagot ng sagot to? Meron kasing mga ganun. Mm-hmm. So, yung mga ibang professors, akala nila papansin lang and so on. Pero nabigyan ako ng opportunity to reach out na ano bang nangyayari, kumusta ka ba? Mm-hmm. And magkaroon ng effect, ng influence dun sa mga kabataan yun. So, thankful ako kasi from those sections na nahawakan ko, thankful ako kasi nagkaroon din ng fruit. Mm-hmm. Yeah, tulad ng na-experience ni Ate Jen, ngayon yung mga student niya is nasa startup na, thankful naman din ako kasi yung mga past student ko ngayon is incoming or leaders na din sila ngayon. And nagwi-win na rin sila ngayon. So, yun yung nakakataba ng puso. Naisip ko, ano ba nangyari sa akin sa PL Moon? Wala ako financially. Wala talaga ako financially maipagmamalaki. Pero sa tuwing naisip ko, yung 3.5 years na yun, andyan yung mga estudyante yun na nabago yung buhay. At meron pang may mababago ang buhay because sila din mismo, they will know God's heart and they will stay in the right community, and then they will win as many as they can. Mm-hmm. So, Ate Jen, di ba meron din tayong mga challenges, of course, sa mga workings, meron tayong mga challenges. Mm-hmm. Kaya minsan nahihirapan tayo, may problema na ako sa bahay, sa sarili ko, mag-win pa ba ako? Totoo yan. Di ba? Pero Ate Jen, namangha tayo sa story ni David. Mm-hmm. Di ba? Yes, that's right. Yes, I would like to share this. Basahin mo lang Ate Jen. Sabi mm-hmm. sa 1 Samuel chapter 22 verse 2, mm-hmm. all those who were in distress or in debt or discontented, yung distress, may mga utang, discontented, gathered around David mm-hmm. and he became their commander. About 400 men were with him. And alam natin gaano naging successful si David, no? And then yung 400 na yun Ate Jen, dun galing yung mga army niya na pumapatay ng sa isang isip ko siguro baka sila nung una nagbabartagulan na rin sila yung mga grabe no grabe yung ano yung may problema nung time pala na to hinahabol siya ni King Saul diba ayun si David ay hinahabol ni King Saul at gusto siyang ipapatay. So, tipong buwis buhay ka na. Oo, buwis buhay yan. Tapos mag-alaga ka pa, di ba? Oo, tapos hindi lang yun yung alaga mo. Yung alaga mo, sabi dito, distress, uh-oh. May problema din, uh-oh. May utang pa, mm-hmm. tapos discontented pa sa buhay. So, madaming angst sa buhay. So, siguro, ano ba nga gumamag na gaganoon yeah. siguro sila nun, no? Di ba, ang hirap na may problema ka, tapos yung mga tao sa paligid mo, may problema din. Mm-hmm. Pero this is, dito ko nakita na, sabi nga, si David, a man after God's own heart. Mm-hmm. Yun yes. pala yun. Naintindihan niya, ano bang heart ni Lord? Palayasin ko mga tao na to. Para wala siyang problema, di ba? Oo, intindihin ko na lang ba yung problema ko? Or yung heart ni Lord is, tanggapin ko din sila at tulungan mm-hmm. ko sila. Mm-hmm. Katulad ng kung paano ako tinutulungan ng Diyos ngayon mm-hmm. sa problema ko. Tapos ang ending, di ba, napakagaling nila na nakapagtayo siya ng army, di ba? Mm-hmm. And then, sobrang loyal ng mga kasama niya nung sinabi niya nung one time na nagsabi niya, nauuhaw ako, pumunta pa dun sa kuta nung kalaban mm-hmm. para kunin siya ng tubig. Yes, ganun ka loyal. So, sa enriching and affecting our workplace, Ate Jen, no? Despite na meron tayong problem, it is really relevant pa din na if naiintindihan mo yung heart ni Lord, kikilos at kikilos ka pa din according dun sa heart ni Lord. Yes, totoo. So, dapat talagang bottom line, daily talaga siya. We walk with God daily. Mm-hmm. We yes. take an effort, di ba? So, again, to summarize it, di ba? Mm-hmm. We should know God's own heart, di ba? Mm-hmm. We should stay in the right community. And number 3, of course, is
doon na natin i-carry out yung purpose natin. Yes. Yun. Kasi meron tayong, sa lahat ng pinagdalhan sa atin ni Lord ngayon, wherever you are right now, may iba't ibang pinagtanan kasi si Lord sa atin. Mm-hmm. At naniniwala ako, merong purpose si Lord sa atin, saan ka man nilalagay ni Lord. And ano bang pinaka-purpose talaga natin, Ate Jen? And to believe it's to love God and to love people. Yes, no, meron tayo isang purpose dito. Ako tinatanong ko yung sarili ko, ano ba talagang purpose ko? And tinanong ko rin si Ate Jen kanina. And then, makangap namin, oo nga, no, it's to love God and to love people. Iisa pa din. Hindi siya yung purpose mo is umaman, yung purpose ko gumaling, hindi. Darating na lang yun. Oo. Ang pinaka-purpose natin is to love God and to love people. So wherever we are, nasa school ka man or nasa workplace ka, babalik-balikan mo yung loving God and loving people. And it says in, sabi nga, ang pinaka-heart talaga ni Lord, it says in John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Yun yung heart ni Lord. Mm-hmm. Yung lahat tayo, we will not perish. So yung purpose natin, loving God, means we need to love the people. Yes. Around us. So, dalawa sila, hindi pwedeng sabihin yung mahal natin sa Lord, pero hindi natin mahal yung kapwa natin. Yes. Yun. No, kahit hindi ka mahal-mahal yung ka-workmate mo, di ba? Pero if you really want to win that person, baka may problem kasi siya. Kaya siya ganun kumilos. Actually, sa akin, sa workplace, nararanasan ko siya. Yung mga trigger moments talaga, may maiinis ka talaga. Yung parang iniingatan ko na lang talagang hindi ako makapagsalita ng masama. Ay, krisyano pala ako. Oo. Dapat, maganda yung verse na ano yung kay Paul, Ate Jen. Baka nga ma-search mo yun at mabasa natin yun. Mm-hmm. So kasi 'di ba, nasa workplace may mga triggering moments sa boss or sa mga ka-workmates. Pero we'd like to share this sa sinabi ni Paul, kasi si Paul kilala siya na talagang bakit ba kahit mamatay na lang siya. Ay, oo. Diba? Tumatayo pa rin siya para sa work. Oo, na-imagine ko tuloy. Pero anyway, basahin muna natin. Ano bang hugot ni Paul, Ate Jen? Sabi nga sa Acts 24, verse 15 to 16, and I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So I strive always to keep my conscience clear before God and men. Yes, napakaganda. No? Sabi niya kasi doon, sa ibang version, no, Ate Jen, is I will strive. Susubukan ko talaga na gawin ang tama sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Mm-hmm. So, the time na naiisip ko na gusto kong mainis, pagalitan yung the people under me, or gusto kong magmaldita na lang sa mga ka-workmate ko, naiisip ko talaga, hindi pwede. Oo nga pala, I am a light and salt na nilagay ni Lord dito sa workplace na to. Mm-hmm. Kailangan pagsisimulan ako ng pagbabago. Ako yung, kung merong reliable na person dito, ako yun. Ako dapat yung pinaka-reliable. Maaasahan dapat ako. And makakatuwang dapat ako. Dumating sa point na ang prayer ko is, Lord, I pray na maging blessing ako sa workplace na to, maging blessing ako sa boss ko, maging blessing ako sa ka-workmate ko. Kasi yung maiinis ka na, pero hindi pala, hindi pwede. Hindi pwede. Saglit lang dapat. Pero hindi ka pwedeng, hindi dapat may lumabas na masamang salita. Yes, kasi hindi na natin maano siya. Mababalik pa pag lumabas na sa atin. Yes. And of course, I also like to quote, you just sinabi mo na, we are the salt and light. Kasi yun, di ba, when we say light, of course, we give light kapag sa darkest places. Kasi kapag mas dark yung place na kinalagay natin, dun tayo mas magliliwanag eh, di ba? So, huwag natin ipag-pray na, Lord, sana sa Christian company ako. Wala tayong mahubin doon, di ba? Yes. So, dun tayo sa mga, kung saan yung pinakagrabe, sige Lord, go! Ganyan. Parang katulad ni Paul. And then, when we say salt kasi, salt preserves. So, of course, we are the light and we preserve. Sa pamagitan ni Lord, we preserve the life of these people. Yes. Ayan. So, to reach and to affect in our workplace, tayo yung mag-a-adjust. Totoo yan. Adjust tayo. Adjust natin yung ugali natin, yung patience natin, di ba? Yung apply natin yung help, bless and serve. Serve. Help, bless, and serve the people around us. No, yung under us or
our boss na mas mataas sa atin, maybe tayo na yung kasagutan, di ba? Mm-hmm. Sa problem nila, tayo pala yung, sa atin pala manggagaling yung transformation. Yes, yung message din, no, yung love na galing kay Lord, ma-share natin sa kanila. So, ayun, so we only have 3 points talaga na kailangan nating panghawakan in order for us to reach and affect our workplace. Ulitin lang namin. So, number 1 is yung, you know God's heart. Know God's heart. Alamin mo yung heart talaga ni Lord. That is to save the lost and yung salvation. And yung number 2 natin, Ate Jen. You stay in the right community. Ayan. And number 3 po is yung you live according to your purpose. And that is to love God and to love people. Ayan. So, right now, ang ginagawa namin sa workplace, ako meron pa rin akong mga hinahawakan sa PL Moon. May mga student doon na na-win ko na dati. Sila naman yung nag-win ngayon. And sa workplace, kasi ngayon nag-shift na ako sa industrial, sa office na ako, as a QMS, Quality Management System Assistant. So, walang mga kabataan doon, pero may ka-workmate ako na unti-unti, tinutulungan ko siya. Mm-hmm. Ayun, tinutulungan ko, or talagang hindi siya ka-plastika na kinakaibigan ko. Talagang kinuklose ko talaga siya. Gusto kong malaman yung life niya, gusto ko siya maintindihan, and gusto kong malaman niya that there are people na magmamahal din sa kanya, makakaintindi sa kanya. So, influencing the people in that place. So, ikaw ba, Ate Jen? As of now, syempre, no, pinagpapatuloy ko pa rin yung process dun sa mga students ko from my internship. So, pinagpapatuloy ko yung process. And then, syempre, yun sa place naman namin, mga bata, sobrang bata talaga yung mga J-12, doon talaga una nag-start yung ano yung vision na yung they, God loves them. Kumbaga, ano siya, pwede mong sabihin na poorest of the poor kasi iba meron doon nangangalakal para doon may pangkain, ganyan. Tapos iisipin nila kung saan kukunin yung pagkain nila sa araw-araw. Iba hindi na alos makapag-aral din dahil sa ano sa kahirapan, so kailangan din talaga taniman ng malalaking pangarap. So ayun, sa J12 inaano namin sa kanila, sa amin muna actually ng mga teachers, binabalik namin na yung mga batang yan, they are the future citizens of the Philippines and they will be the future professionals. So as much as possible, we let them dream big. Yes, ayan. So salamat po sa pakikinig ng bawat isa, and we hope and we pray po na kung nasaan ka man nakalagay ngayon, sa workplace or sa school, that is the right place for you to spread God's word and spread God's love. So, Ate Jen, we can end na in a prayer. Okay. Lord Father God, thank you po, Panginoon, for this night. Thank you, Lord God, for speaking through us, Father God. We pray, Panginoon, for everyone who will watch this, that you open their hearts, Lord God, na hindi lang ito basta maging message, Panginoon, kundi makapagbalik sa amin sa iyong heart, Lord God, Panginoon, na even though sobrang dami na sinabi namin, ang bottom line is your heart, Lord God. Yes. Help us to walk, Panginoon, to walk with you each day of our life. Hindi naman po siya agad-agad mangyari, but it is a process, Father God. Pero help us, Panginoon, na huwag bumitaw sa iyo, Father God. Even na may sarili kami mga problems, Lord God. Help us, Panginoon, to have a heart just like David, na kahit madami siyang problems, personal problems, Panginoon, parang life and death situation na, Panginoon, even yung mga nanonood, Lord God, maybe they're experiencing that, Lord God. I pray, Father God, na ipalala niyo, Lord God, na we are not living in this earth alone, Father God. No man is an island, that we need each other, Lord God. So help us, Panginoon, to stay in the right community, Lord God. After knowing your heart, help us to stay in the right community, Panginoon, na to seek it, Lord God, na ayusin yung schedule namin, Panginoon, na gawin ang lahat na makakaya namin to stick with the right community, Lord God, at umalis, Panginoon, dun sa community, Lord God, may be friends, Panginoon, may be habits, may be thoughts, Lord God, Panginoon, may be thought patterns, Panginoon, nagpapahirap sa amin, Lord God, na nagiging dahilan, Panginoon, para
yung heart namin ay magkaroon ng kalyo, Lord God, para sa mga tao. Tanggalin niyo po, Father, spirit of familiarity sa amin, Lord God. Maybe meron dito iba, sobrang tagal, no? Or maybe meron dito na sobrang bago pa, Panginoon. No matter the stage, Panginoon, ng relationship namin sa inyo, we believe, Lord God, that you can use us, Father God, mightily as long as we know your heart, Lord God. Kahit na sabihin namin, 1 month pa lang, Panginoon, nakakilala sila sa inyo. You can use them, Father God. You can use them because you are not after, Lord God, kung gaano kami kagaling, Panginoon, as long as we want to be used by you, as long as we are available, Panginoon. Yes. So please, Father, use us, Panginoon. Yes. The people, Lord God, na nakikinig, Panginoon, use them, Panginoon, to reach their workplace, Lord God, to reach their family, to reach their schools, Father God, to reach their community, yes, their city, Lord God, Father. Continue to give us a heart that is after you, Lord God. Continue to transform our heart, Lord God. Yes. Not a heart that is of a stone, but of a flesh, Lord God. Mm-hmm. A heart that beats like yours, Father, yes, God. So kayo na pong bahala, Panginoon. Continue to give us a heart like yours. This is a precious name. I seal with your holy blood. No weapons of the enemy shall prosper against this. Amen. Amen. So let us continue to set an example sa workplace natin. Thank you. Says, we thank you for everything that you have done for us. We truly love you, Lord, O God. Sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon, pwede bang ibigay natin sa Kanyang nararapat na papuri at kasasalamat sa isang Diyos na buhay, sa isang Diyos na nagmahal, sa isang Diyos na totoong nagbigay ng Kanyang nag-iisang buhay para sa ating lahat. Maraming salamat, Panginoon. We thank you for everything that you have done for us, O Jesus. And this is our response, O God. For you have loved us, O God. Same thing that we love you, Lord, O Jesus. This is our song, O Jesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. The goodness of God. Once again, we love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake, every breath that I am made.
mo ang kabutihan mo at ang katapatan mo sa amin, O Diyos. Minsan pa